Ayan, good afternoon everyone. I am your Prof. Kiko again for tawag dito supplemental ano lang naman to, video for labor law in tourism. Kasi guys, alam naman natin that tourism is the largest industry in the world, and of course, pag sinabi natin largest industry in the world, edi siya din ang may largest manpower, di ba? So, it's my idea na ilagay din ang mga common labor law, tawag dito, labor laws and regulations na tawag dito, ituro sa ating legal aspects in tourism and hospitality management course. Ayan. So, mag-umpisa lang tayo ha, what is labor? So, when we say labor, it's a mental or physical toil suffered by the employee. So that means kapag meron tayong mga physical toil na ganito, na nagsasuffer tayo ng anything na may exertion ng ating strength and power, tawag dito, dapat may certain tawag dito, yung black na ano, na may mental black na, sorry, may certain payment tayo. So, ito yung mga salary or wage na tinatawag natin. But anyway, let's just start with defining ano ba importance ng ano, ng having the employer-employee relationship. Well, kasi guys, sa well, kanina nasabi na natin na the employer and employee relationship must be established para alam natin kung ano yung karapatan na pinaglalaban natin before the courts, or kahit man lang sa administrative bodies like sa NLRC or the Department of Labor, 'di ba? So tawag dito, unahin natin yung kanina na mga ano, powers of the employer. Una, the power to hire. Yes, they have the power to hire kasi sila ang employer, so they have the right to select sino mga employees na gusto nila. They can set qualifications, but not yung disqualification like yung age. Okay? Kaya di ba bawal na yung mga ano, mga age na nilalagay pa, at least 35 years of age, ganun. So, tawag dito, okay lang na mag-set sila ng mga schools. Kasi ano nila yan eh, prerogative nila yan. They want all male, all female, all female, that's okay. Provided na within the laws yung ano nila, qualification nila. For example, may isang batas, may isang kaso tayo with as decided by the Supreme Court, okay? Yung mga flight attendants, okay? Tawag dito, they were ano, dismissed from their service kasi nga na-pregnant sila, or tawag dito, nabuntis. Pag daw sa kontrata nila, pag na-pregnant sila during their period of employment, tawag dito, automatic dismiss na daw sila as employee. Well, definitely, yung mga ganitong mga provision sa kontrata natin ay prohibited by the Constitution. Kasi nga, sabi natin that the Constitution provides that no one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Eh, alam naman natin na ang labor nga ay isa sa mga properties natin na hindi dapat agad-agad na tinatanggal. Okay, dapat may due process. Dito pumapasok yung three letter rule natin kanina, 'di ba? But anyway, ano na muna natin, tapusin muna natin yung powers of the employer. Okay. They also have the power to fire. They have the power to select or to hire. They also have the power to fire. Yung mga ano na to, pumapasok dito yung just and authorized causes. Okay. Yung just and authorized causes, okay, dun muna tayo sa just. Ito yung mga reasons kung bakit natatanggal yung mga empleyado because of their ano, own volition, or dahil sa kanila, dahil sa empleyado itself, may kasalanan si employee. So that means just lang natanggalin sila. Okay? But of course, with due process pa rin. Okay? Specific na lang natin. So this is just tawag dito, a pattern video for all my students, kasi gagawa sila ng ano, ng ang tawag dito, preliminary requirement, just to show na magaling talaga mga estudyante ko. Okay, go, proud teacher here. Tawag dito, susunod, yung mga power to fire, power to hire, okay, authorized cause.
ano na may authorized causes? Ito naman yung mga causes na legal in nature. For example, installation of labor saving device, dahil marami tayong mga empleyado na matatamaan na pag na-install na itong mga labor saving devices na to, mga machines, di ba? Pwede nang tanggalin yung mga empleyado, sad to say, but of course, with due process, with certain notification kay labor department, and of course, meron silang usually na separation pay. Okay? May separation pay. Pero kay just cause, since kayo ang may kasalanan employee, wala kayong separation pay. Okay, go tayo doon. Next, ano pa ba yung pinag-usapan natin? Well, yung job contracting tsaka labor contracting, alam na ninyo. Na-explain na natin yon. Ang ano lang kasi natin dito, ang idea kasi is that may mga agency kasi, di ba, na kinokontrol yung mga empleyado. Ulitin ko lang ulit. So, tawag dito, they're providing them yung mga machines, mga methods and means para gumalaw or makapagtrabaho. So, they are what? Tama ba? Job contracting, di ba? So, that's legal. Ang prohibited kasi dito, yung labor contracting. When we say labor contracting kasi, merong ano, may taga-kuha, taga-recruit ng mga employees, okay? Tapos, hindi naman pala yung agency yung ano, yung nagiging employer, ang nagko-control yung pinaka tawag dito yung third party. So that means hindi sila employee ng agency, so dapat dumirek sila doon, yun ang prohibited. Okay? Kaya if ever man guys, may mga hindi nagbayad ng sweldo sa ating mga kaibigan na empleyado ng mga agency, for example lang, they could also, you know, run after those people na nagko-control sa kanila. Okay? Hindi lang dun sa particular agency. But definitely, yung main employer na yon can also run against those owners of the agency para dun sa just compensation na tinatawag natin or dun sa pagbabayad naman ng ano, ng mga bayarin sa mga empleyado nila. Guys, nga pala, dito sa video natin, this is an interactive video. You can just comment down kung may mali ako nasabi. Pasensya naman. You can just type it down and then we will just correct it sa ating ano, sa ating comment box down below. Ayan. Okay? Kung meron mang suggestion or tanong, pwede rin naman dun sa comment box natin ilagay. Okay? Sasagutin natin yan live na live about it. Okay. The power to fire, to hire, of course. Yung kanina, yung power to control. Pero, yung power to ano, to pay salary, okay? Yung kuminsan kasi, yung ibang luminary kasi, hinihiwala yung power to pay salary eh. Okay? So, sa atin, in other luminaries naman, yung power to pay salary, nandoon na rin sa power of control. Tama nga naman. Nakokontrol nila yung mga empleyado by just paying the salary. Pero guys, isipin natin magkaiba ang wage sa salary, okay? Ang general rule, bawal tayong pasahurin ng tokens, gifts, canned goods, mga ganyan, okay? Kasi ang sinabi ng batas, 'di ba? Sabi kanina, cash. Okay, cash. Eh sir, what about the ATM? Karamihan sa mga employer nagbibigay ng ATM. Yes, pwede naman provided they are giving ample time sa mga employee na mag-withdraw ng cash nila. Okay, ng salary nila sa ATM. Tapos, and they are given ample time at hindi masyadong malayo yung mga ATM machines. Okay, for them to withdraw their salary. Yung salary natin, well, dapat kasi hindi siya lalagpas sa interval ng 16 days. Paki-check na lang ah. Gagawa naman tayo ng specific videos for this. Okay, sir, paano naman po yung ano, tindera sa kantin nagbabayad ng pera tapos candy yung sinusukli? Alam mo na ang sagot, tinuruan ko na kayo, bawal yun, okay? Dapat, tawag dito, in exchange for that, okay, dapat legal tender lang, either cash, okay, cash lang talaga or peso, yung coins, okay? But definitely, merong certain denomination yata, certain denomination naman talaga sa pagbabayad ng mga piso, di ba? Naging trending nga yan sa ano,
sa YouTube. Ayan. At hindi naman sa lahat ng bagay magbabayad tayo ng piso-piso. Okay. Next, ano pa ba dapat nating malaman with labor? Okay. Yung overtime pay. Okay. Sa overtime pay, guys, kaya tayo may overtime pay. Kasi, di ba, 8 hours lang tayong kaya ng katawan nating mag-work normally. Okay? Tawag dito, sa 8 hours na yon pagod na tayo yung nunal ko bumabagsak ng ganon. Okay? Tawag dito, so, may overtime pay tayo in addition to that, ano, normal hours of payment tayo of work, di ba? Yung salary natin or wage na. Okay, may additional ka dun sa ano mo, sa wage mo or salary mo. Eh di, syempre, gaganahan ka. So, it's one way of motivating the employees na ganahan tayo magbigay sa atin ng overtime pay. Okay? So, eto ngayon. Ikaw ba 8 o'clock dapat nasa office? Tapos, 5 o'clock dapat out ka na. Okay? And na-late ka. Pumasok ka ng 9 o'clock. Sabi ni manager, late ka ng isang oras. Dapat mag-overtime ka ng 1 hour additional dun sa late mong 1 hour. Pwede ba yon? As a general rule, hindi. Kasi, iba ang payment ng overtime pay sa undertime, dun sa mismong nawalang wage sa'yo dahil late ka. Mas mataas yung overtime pay. So, hindi siya po pwedeng offset ng undertime. Okay? Okay? Okay, go. Tawag dito, yung wage and salary going back lang, hindi siya basta-basta nadededakan. Okay? Yung wage, ito nga yung tinatawag na minimum wage, eh, di ba? Ito yung pang katulad kong ano, normal na salary lang yung natatanggap. Ayan. Yung salary, usually, in other luminaries, ito yung natatanggap ng pangmalakasan. Tao ka kung 40,000 pesos ang sahod mo per month. Yun yung trending, di ba, na nababasa natin sa internet. But anyway, pangmalakasan si salary, si wage, alam mo na. Parang katulad natin na ano lang, normal lang naman, okay? Sapat lang. But that is the standard. Kaya nga sinabing, standard minimum wage. Minimum siya. Hindi siya pwedeng bumaba dun sa, ano, dun sa tawag dito, sa level na yon or dun sa amount na yon. Kasi anything na bumaba dun sa sinet ng batas na standard pay ay pinagbabawal. Malamang. Diba? Pwedeng tumaas, wag lang bumaba. Ayan, sure na. Okay. Rest day. Punta naman tayo sa, wait, hours of work muna ulit tayo. Yung mga kaibigan nating nagka-call center, okay, meron silang tinatawag na night shift differential. They are suffered to work between 10 p.m. to 6 a.m. Nakatingin ako sa relo, no? Okay, go. May additional pay sila dun sa per hour rate nila. Okay, sir, bakit? Kasi ganito yon. Imbis na natutulog na sila, okay, nagsasuffer pa sila to work, kuwawa naman, okay? So, in addition to that, to motivate them, ayan, may additional kang certain percentage. At ilalagay nyo yan sa requirement ninyo, okay? To teach or to share everyone ng mga ni-research natin na videos about labor laws. Okay. However, may exemption. Tawag dito, if I'm not mistaken, kung less than 10 employees lang yung meron yung ano, yung establishment, wala, hindi pwede yung ano, night shift differential pay. Wawa na mind. So, ang moral lesson lang dito, at least alam na ninyo, kung sino ang mga main night shift differential pay, maganap kayo ng bonggang employer na mas marami ang empleyado sa 10. Diba? Okay, go. Next. Weekly rest day. May rest day. Sa 7 araw natin na pagtatrabaho, may 6 na araw tayong magtatrabaho. Sorry ha. Sa 7 araw na meron tayo sa isang linggo, may 6 na araw tayong magtatrabaho. At may 1 araw tayo, sabi ng batas, na naka-rest day. Ayan. Bakit? Kasi, sabi ng science, char, trabaho tayo ng normal, okay? Kapag tayo ay may 1 araw na rest day, okay? However, sa rest day na to, guys, may exemption doon. Hindi porke linggo rest day, okay?
Depende yun sa religious practices natin kasi may mga kababayan tayo na ang religious practice nila ay Wednesday or kaya Saturday. So that means pwede kayong mag-usap, pwede mag-adjust si manager or si employer na pwede ba Wednesday po kami mag-rest day because of religious practice? Pwede naman. Pero kapag hindi pwede naman sa negosyo ni manager, ano gagawin niyo? Malamang mag-usap kayong mag-employer employee. Ayan. So nasa sa inyong pag-uusap na lang 'yon. Okay? Baka may nakakalimutan pa ako ng mga information kasi we are trying to digest everything sa isang linggo sa libu-libong batas, sa daang-daang batas ng labor. Ano pa ba? Baka may nakalimutan ako. Okay. Gusto ko mag-focus din tayo sa mga karapatan ng mga kababaihan. Ayan, sa ating mga kababaihan. Okay, go. Tawag dito, mapapansin ninyo sa mga employer, okay, sa mga establishments, dapat nakaseparate ang lavatory ng lalaki sa mga babae. Ayan, dapat separate. Bakit? Kasi iba kasi yung liquid na nilalabas ng mga lalaking yarn. So that means tayo mga babae, achar, tawag dito, dapat we are protected, okay, in our, ang tawag dito? In our workplace, ayun. So, as much as possible, dapat naman talaga, separate ang toilet ng mga lalaki at babae. Okay, go. Mapapansin ninyo, sa mga babae, guys, okay, ang mga babae sa atin talaga, tawag dito, kailangan may time tayong umupo. Kung ang trabaho natin palaging nakatayo. Example, yung mga sales lady. Bakit? Kasi guys, sa batas natin, sabi ng science, kapag ang tayong mga babae nakatayo most of the time, naapektuhan yung reproductive system natin. Okay? So may mga times dapat na umuupo rin tayo. So, at pansinin ninyo yung mga establishment, lalo sa mga cashier ng mga department store dyan, mga grocery kineme, char. Makikita ninyo may mga upuan yung mga babae. That is because sabi ni labor law, may mga pagkakataon dapat ang mga empleyado na babae lalo makaupo. Okay, makaupo. Kasi tawag dito, ayaw niyang masira yung reproductive organ ng natin, mga babae. Ayan, Char. Mga natin talaga. Okay, go. Tawag dito, holiday pay. Okay, go. Holiday pay. Bakit tayo may additional na mga percentage sa salary natin or wage pag holiday pay? Malamang. Kasi, tawag dito, pag holiday, syempre dapat iniisip natin yung kung bakit tayo nagsiselebrate, diba? Ayan. Kaya, imbis na nag-iisip tayo, ang nangyayari tuloy, pinagtatrabaho tayo. At dahil pinagtrabaho tayo, dapat may additional tayong payment dun certain percentage dun sa salary natin or sa wage. Okay? Going back sa hours of work, sir, kailangan ba 8 hours of work nga? Yes, oo. Kaya lang yung di ba pag nagtatrabaho tayo, 8 to 12 and then 12 o'clock, di ba? Lunch break to 1, usually ganon. Then 1 o'clock to 5 o'clock, di ba? May break yon in between the 2 hours kasi sabi ni science, kaya lang ng isip ng or mentality ng tao ang mag-absorb ng mga information within 2 hours. Okay? So that means sa 2 hours na yon dapat may break tayo mga at least 15 minutes para makapag-refresh. Okay? So, coffee break. After that, alam nyo na. Okay, work ulit. Eh, sir, pinag-ano ulit ako, pinagsasagot ako ng telepono kahit 12 o'clock na to 1 o'clock. Paano naman ako kain? Well, dapat pag ganon, guys, pinagtatrabaho pa rin kayo. Approximately, kapag more than the time mo, kinakain na yung 1 hour, 1 hour meal break mo, okay? Dapat compensable na yun. Okay? Dapat may sweldo na yon. Pero kung tatanggalin ka naman sa trabaho, ano magagawa na? Hi, sir. Okay na po pala ako. Mamaya na lang ako kakain. May ganung factor, di ba? Real talk lang, di ba? Pero, at least alam na ninyo ang tama lang. Okay? Ang tama lang. Okay, last na. Tawag dito,
hindi na tayo magja-jump dun sa mga unionized, the right to self-organization. Simple lang naman kasi yun, guys. May mga company na malalaki or maraming empleyado. Okay? Sa maraming empleyado na yun, kailangan nila mga may officers. Ito yung mga union members. Ay, officers, sorry. At officers na kakausap nila sa management on behalf of the entire body. Okay? Masyado nang malalim yun for us, so hindi na natin yun isasama sa, ano natin, tourism labor law. Doon tayo sa ano, mga benefits. Okay. Yung GSIS para sa government, yung SSS PhilHealth, they are deducted sa ating salary kasi tawag dito benefit 'yon. Sorry, not benefit but insurance 'yon. Okay? Kapag may nangyari doon sa empleyado, at least may something for them na ano mag-a-assist. Okay? Financially. Okay. Ano naman yung tinatawag na paternity leave, maternity leave? Definitely, these are leave na with pay na binibigay ng employer at ng batas ng labor para mapangalagaan yung mga nanay na nanganak at or nakunan or basta yung nanganak. Ayan, basta yung nanganak at yung bata. Eh, bakit may paternity? Kasama pa yung kailangan affiliated, kasamang nakatira dun sa asawa niya. Malamang or partner niya kasi, tawag dito, as father, may responsibility rin siyang pangalagaan yung mga, tawag dito, yung mag-ina niya. Ayan, yung mag-ina niya. So, ayan po, mga kaibigan, yan lang po yung mga dapat nating tandaan. Konti lamang yon sa mga major-major na mga batas, but definitely, may supplemental na video yung isang class natin or group natin. Bali, itong video na to ginawa ko lang para at least may pattern tayo kung ano yung dapat nating asahang gagawin for the preliminary requirement. Okay? Maraming salamat and